sa isang bayan sa Capiz. Dito kami nakatira, malapit sa tabing dagat. Minabuti ko nang huwag sambitin ang eksaktong bayan dahil sa mga bagay-bagay na nakapaloob dito sa kwento ko. Patungkol nga sa mga aswang. Kabagis, tawagin mo ako sa pangalang Toto. 1995, Isla ng Panay, Parting Capiz. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon. Mag-subscribe po kayo sa channel, mga kabagis. Alimasag o Alimangong Dagat. Yan ang pangunahing yaman ng dagat dito sa amin. At syempre, yun na rin ang pangunahing pinagkakakitaan namin sa pang-araw-araw. Kahit babae doon pumapalaot, basta marunong humagis nung lambat, tira na. Tahimik naman ang pamumuhay namin dito. Simple. Hanggang sa bumalik ang isa kong kaibigan na nawala ng 14 na taon. Isang babae, Larissa ang pangalan niya. Kasama nito ang kanyang nanay noon na umalis sa aming lugar. Gawa ng lumipat daw sila sa Aklan. First year high school kami nung nawala ito. At may asawa na ako ng mga panahong bumalik siya. Pero wala pa kaming anak, mga kabagis, ng asawa ko noon ng mga panahong ito. Ito namang si Larissa. Bukod sa kababata ko ito, dati ko itong kursunada. Nasa sa inyo na kung gusto nyong tawagin na puppy love yun. Basta, ang masasabi ko lang, kursunada ko siya. May crush ako sa babaeng ito nung high school pa kami. Maganda kasi ito eh. Di ko alam ang rason nun kung bakit bigla na lang silang umalis sa bayan namin. Pero may usap-usapan kasi nun na lahi daw sila ng mangkukulam at aswang ang nanay ni Larissa. Sa pagbabalik nga nila sa kasalukuyang taon ng aking kwento, kinaumagahan, mga alas 6 pa lang yun, habang inihahanda ko ang aking pamboat o bangka para pumalaot o manguha ng Alimangong Dagat. Nakita ko si Larissa na naglalakad sa gilid ng dalampasigan. Papalapit ito sa akin. At nung makalapit na ito sa akin, siya ang unang kumibo. To, kumusta ka na? Balita ko may asawa ka na pala. Pangungusap niya sa akin na nakangiti. Agad naman ako na tumugon. Natigilan ako sa pag-aayos ng aking lambat at nilapitan ko siya. Nakasawsaw na kasi sa tubig yung paa ko noon. Sa tanong niyang yun, habang humahakbang naman ako ng papalapit sa kanya. Larissa, ang tagal mong nawala. Ayos lang ako. Oo, may asawa na nga ako. Di na kita nahintay eh. Salita ko habang naglalakad na medyo may halong pabiro. Na parang nasasabik din ako sa mga oras na yun sa pagkakakita ko sa kanya. Kahit naman kayo, di ba? Pag nakita mo ang matagal mo ng kaibigan, tapos crush mo noon, medyo masasabik ka talaga. Nagawa ko naman ang pabiro kong sabi sa kanya na hindi ko na siya nahintay sa kadahilan ng alam naman ni Larissa na may kursunada talaga ako sa kanya noon. Pero syempre, ang panahon ay lumipas at ngayon, wala na sa akin yun. Dahil meron na nga akong asawa at kaya nga nagsisipag akong maghanap buhay para sa aming pamumuhay. Ikaw talaga to. Di ka pa rin nagbabago. Mapagbiro ka pa rin. Ah? Ikaw din naman, Larissa. Di ka pa rin nagbabago. Maganda ka pa rin. Nga pala, may asawa ka na rin ba?
Sa tanong kong iyon, ilang segundo na hindi nakasagot sa akin si Larissa, na parang nag-iisip ito. At nung ibuka na niya ang kanyang bibig para magsalita, "Wala. Wala pa to." "Ha? Sa ganda mong yan? Wala pa? Aba eh, sigurado. Baka mamayang gabi, pag nalaman ng mga binata dito sa baryo, aakyat ng ligaw ang mga yun sa'yo. Pipili ka na lang." Pabiro ko naman na sabi, natatawa-tawa pa. Pero parang mali yung pasok ng biro ko. Kasi hindi man lang ngumiti itong si Larissa. Kaya natahimik tuloy ako. Tapos nagsalita siya. Sana nga may tumanggap sa akin. Salita nito na seryosong seryoso. Sabay sunod ng, "Sige, tsaka na lang ulit pag nagkita tayo, ha?" Pagkasambit noon ni Larissa, umalis na ito sa harapan ko. Parang may malalim na pinaghuhugutan yung mga huling salita ni Larissa. Sa mga huling sinambit niya sa akin, hindi ko lang alam kung ano. Nagpaalam na rin ako sa kanya noon at tumuloy na ako papalaot. Nagdaan pa ang mga araw na hindi ko naman na nakikita itong si Larissa. Hanggang sa isang umaga, habang nasa tabi kami ng dalampasigan, usap-usapan ng mga kasama ko ang pagkawala ng bata sa tiyan ng asawa ni Virgilio. Nakagaya ko rin na nangangalap ng alimango. Ang alam ko, tatlo o nasa apat na buwan na yung tiyan nung asawa noon. At ang dahilan daw ng pagkawala nito ay kagawan daw ng aswang. Bagay na mahirap ko namang paniwalaan noon. Dahil nga ang tingin ko lang sa kwentong ganun ay gamit lang ng mga matatanda noon para panakot sa mga bata. Habang nag-uusap naman kami ng aking mga kasama, nakita namin na dumaan itong si Virgilio na nakapaapa. At may hawak itong itak na sa itsura nito ay parang may hinahanap at gusto niyang patayin. Pansin mo kasi sa paglalakad nito na nag-aapura pa siya at yung pagpupuyos ng galit niya sa ekspresyon ng kanyang muka. Agad naman na sumunod yung isa kong kasama kay Virgilio na pinsan din niya. "Virgilio! Virgilio! Huwag mong gagawin yan! Makukulong ka!" Parang wala namang naririnig itong si Virgilio at tuloy pa rin ito sa paglalakad ng mabilis. Doon ay tinawag na kami ng pinsan ni Virgilio upang tulungan na awatin ang kanyang pinsan. Dahil nga may susugurin pala talaga itong pinsan niya. Pero sa mga oras na yon ay hindi ko pa alam kung sino ang kaaway ni Virgilio. Nasa lima kami na sumunod kay Virgilio, kasama pati ang pinsan niya. Habang nakasunod naman kami para umawat, panay ang pakiusap naman ng kanyang pinsan na wag niyang itutuloy ang kanyang binabalak. Pero hindi lumilingon itong si Virgilio at diretso lang sa paglalakad. Hindi naman kami basta-basta makalapit sa kanya para siya ay awatin o hawakan dahil may dala nga itong itak. Nag-aalangan din kami siyempre. Baka sa sobrang pagpupuyos ng galit niya, mapagbalingan pa niya kami. Kaya nga tinatantya pa namin noon yung pagitan namin sa kanya na sumusunod. Mamaya-maya pa ay nakarating na kami sa bahay na kanyang susugurin. At nang makita ko yun, ang alam ko, bahay yun nila Larissa. "Mga puta ninyo! Lumabas kayo! Lumabas kayo dyan! Pinatay niyo ang aking anak!" Habang galit na nagsasalita itong si Virgilio,
pinagtatataga nito yung bakod na mga tulos sa bahay nila Larissa. Pati yung mga halamang nakahambalang sa daan ay kanyang pinagtatataga. Matapos yun ay yung dingding at pintuan na nung bahay ang kanyang pinagtatataga. Mura ito ng mura. Hindi ko pa alam noon kung nasa loob noon si Larissa. Kasi sarado naman yung bahay, pati lahat ng bintana nito. At wala namang reaksyon o sigaw na nagmumula sa loob. Naghihihiyaw at nagwawala pa rin itong si Virgilio. Nang habang ginagawa niya ito, wala namang reaksyon o sigaw na nagmumula sa loob sa ginagawang yon ni Virgilio. Pero dahil sa inis at sobrang pagwawala nito, ay hindi na niya namalayan na malapit na rin kami sa kanya. At ang pinsan nito ay malapit na rin sa likuran niya. At nung nakakuha ng tiyempo ito, agad na hinawakan ng pinsan nito yung kamay niya na may hawak nung itak. Sabay sumunod na rin kami. Nang mahawakan na ng pinsan ni Virgilio yung itak, pinatid naman siya ng isang kasama ko. At pagtumba ni Virgilio, ay agad na namin tiniklop ang kanyang mga kamay sa kanyang likod upang hindi na ito makagalaw. Pare! Pare, pabayaan niyo ako! Pabayaan niyo ako, pare! Papatayin ko ang mag-inang yan! Papatayin ko sila! Pinatay nila ang aking anak! Pinatay nila ang aking anak! Pinatay nila! Habang hawak-hawak na namin siya, sa labis na galit ng pagkawala ng kanyang anak, umiiyak itong si Virgilio. Pero hindi naman namin siya pwedeng pabayaan sa gusto niyang gawin. Dahil pag nakapatay siya, di mas lalong nasira ang buhay niya. Umiiyak pa rin si Virgilio habang akay-akay namin siya napapauwi. Pero bago kami nakaalis sa bahay nila Larissa, nakita kong nagbukas yung isa nilang bintana at dumungaw yung nanay nito. Nakikilala ko pa rin kasi yung mukha nun. Kahit matagal ko nang hindi nakikita yon. At tumanda na ito ng sobra sa tingin ko. Dahil sa itsura niya. Nandun pala sila sa loob ng bahay. Hindi naman ito umiimik. Kaso napakabalasik ng tingin nito kay Virgilio. Sa pag-uutib niya, ay panay pa ang pagdudura nito sa kanilang bintana. At hindi niya tinantanan ng tingin si Virgilio hanggang sa makalayo na kami sa kanilang pamamahay. Sa pangyayaring iyon, sa mga sumunod naman na araw, ay hindi na namin nakita pa si Virgilio sa pantalan upang pumalaot. Nang tanungin naman namin ang kanyang pinsan, dinapuan daw ito ng karamdaman. Pero nagdaan pa ang ilang araw. Nabalitaan na lang namin na patay na si Virgilio dahil sa karamdamang dumapo sa kanya at bulong-bulungan na naman sa baryo namin. Sa nangyaring iyon kay Virgilio, ang dahilan daw nito ay kulam na galing sa nanay ni Larissa at mga aswang daw kasi talaga ang mga yon. Kaya may sa demonyo ang kanilang pangungulam. Kaya mabilis nilang napatay itong si Virgilio. Parang gusto ko na noong maniwala na aswang nga ang nanay ni Larissa. Pero ang tanging kumakabig lang sa pakiramdam ko ay dahil sa kaibigan ko si Larissa. Dahil bukod sa usap-usapan na ganun, kaya daw bumalik si Larissa dito sa aming baryo. Dahil sa tinutugis na rin daw sila ng mga tao sa pinanggalingan nilang bayan. Dahil sa paghihinala rin nila na aswang ang kanyang ina. Nagdaan ang ilang buwan. Nagkikita pa naman kami noon ni Larissa sa gilid ng pantalan. Kaso madalang.
dahil abala ako sa aking gawain. At si Larissa naman ay parang umiiwas sa mga tao. Hindi ko alam pero siguro dahil na rin sa pangungutya ng tao sa kanya. Nalahi sila ng aswang. Pero parang normal lang naman si Larissa sa akin. At parang wala naman akong nakikita sa kilos o itsura niya na siya nga ay isang aswang. Pero nag-iba ang lahat nung namatay ang kanyang inay. Wala namang naganap na lamay nun sa bangkay ng kanyang nanay. Basta, balitado lang, patay na nga ang kanyang ina. Gusto ko pa sanang makita noon si Larissa para makiramay. Kaso ni Anino nito ay hindi ko nakita mula nung nabalitaan ko ang pagkamatay ng kanyang inay. Dalawang beses pa kaming pumunta noon sa bahay nila. Kasama ko ang aking asawa upang sana ay kumustahin siya at maipakilala na rin ang aking asawa. Mula kasi nung nakabalik si Larissa sa baryo namin, hindi pa niya nakikita ang misis ko. Na madalas ko rin kasing ikwento sa kanya. Pero laging sarado ang bahay nila Larissa, pati yung mga bintana. Parang abandonado na yung bahay nila. Ilang buwan na naman ang lumipas. At may isang gabi na nakarinig ako ng pag-iyak. Yung iyak na yun, parang nilalamig. Mula sa labas ng aming bahay yun. This oras na yon ng gabi, tulog yung asawa ko. Bumangon ako. Parang ang gaan kasi ng pag-iyak. Pero nakakapanindig balahibo. Ayaw ko na sanang lumabas. Pero... To... Tawag sa pangalan ko nung nasa labas. Parang nabubusesan ko iyon. Nagmadali akong lumabas ng pinto sa likuran ng aming bahay. Dala ang flashlight. Lumabas pa ako noon ng bahagya sa pintuan habang iniilawan ko yung paligid. To. Tawag na naman sa akin ng boses. Parang alam ko na kung sino yon. At nang mailawan ko yung isang gilid na likuran ng bahay, tama ako. Si Larissa yon. Agad ko itong nilapitan. Nakaupo ito na nakatiklop ang tuhod na parang nanlalamig. Pagkakita ko sa kanya ng malapitan, wala itong saplot sa katawan. May dugo sa kanyang bibig at may mga ilang balahibo ng hayop sa kanyang braso. Napakaruming tignan noon ni Larissa. Maraming bahid ng dugo sa katawan nito. Hindi patuyo yung iba doon na parang kakatalsik lang nun sa kanya. Larissa, anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Ayaw ko na. Sagot ni Larissa sa akin. Anong ayaw mo na? Ano bang nangyari? Papatayin nila ako pag nahuli nila ako. Uwi ka na naman ni Larissa sa akin na hindi ko pa nga naiintindihan kung anong nangyari. Magsasalita pa sana ako kaso may narinig akong mga boses na papalapit sa aming bahay. Andyan na sila. Uwi ka na naman ni Larissa. Kahit na naguguluhan ako sa mga nangyayari, agad kong binuhat si Larissa at ipinasok sa kwarto naming mag-asawa. Ginising ko ang aking misis noon at binilin. Kinausap ko siya ng mabuti
at pati si Larissa. Pinabihisan ko na rin ito na medyo nag-aapura na dahil narinig ko na ang tawag ng mga tao sa harap ng aming bahay. At pagbukas ko ng aming pinto, halong kalalakihan at kababaihan na may hawak na mga sulo at mga itak. To, di ba kaibigan mo si Larissa? Oo, Manong. Bakit po? Hindi ba siya nagawi dyan sa bahay niyo ngayon? Salita nung Manong nasisipat-sipat sa loob ng bahay namin. Dahil nakabukas kasi yung pinto. Wala naman Manong. Bakit? Ano ho bang nangyari? Aswang yung kaibigan mo to. Nakita siya ng pinsan ni Virgilio na linalantakan yung isa nilang alagang manok. Malaking aso yun nung nakita niya. Pagkatapos nung tumakbo ito, hindi raw siya maaaring magkamali. Nagpalit ito ng anyo. Si Larissa yun. Siguro siya yung nagmana ng pagkaaswang ng nanay niya. Nagulat ako at nagimbal sa nalaman ko. Dahil parang nagkakatugma-tugma na ang lahat sa isip ko. Pero kaibigan ko si Larissa. Nagsinungaling ako ng gabing iyon. At sinabi ko na wala doon si Larissa. At natutulog na rin ang aking asawa. At ayaw nitong magpaistorbo. Kaya mabuting umalis na sila. At nang gabi ding iyon, nung nakausap ko na si Larissa, kasama ang aking asawa, aswang nga si Larissa. Totoo ang pamana ng pagiging aswang sa kanya. At totoo rin na malakas din na mangkukulam ang kanyang ina sa paglalahad ni Larissa sa amin. Sa pinanggalingan nila sa aklan, muntik na rin doon namatay yung kanyang ina sa pagtugis ng mga tao. At pati siya, madadamay sana. Kaya bumalik sila sa aming baryo para umiwas. Nag-usisa pa ako ng gabing iyon. Pati yung asawa ni Virgilio na nawalan ng bata sa loob ng tiyan nito. Ang nanay din pala ni Larissa ang may gawa nun. Inamin niya. At pati yung pagkamatay ni Virgilio, ganun din, yung nanay din niya ang may gawa. Ganun pa man, pinagtakpan ko siya ng gabing iyon kasama ang aking asawa. Ipinuslit namin si Larissa ng madaling araw papunta sa bayan. Ang sabi kasi niya, babalik na lang daw ito ng aklan sa ibang kamag-anak nila doon. At bago pa namin ito iniwan ng aking asawa, ay nagkaroon din kami ng maikling usapan. At ang sabi niya, kung hindi lang dahil sa sumpa ng kanilang pamilya, ay maaaring naging mag-asawa nga kami ni Larissa. Dahil gusto rin niya ako. Ang sakit sa dibdib, mga kabagis. Hindi naman daw niya kasi pwede itong tanggihan. Dahil bata pa ito, ay nakatanim na sa dugo niya ang isang ritual na sumpa ng tiyablo. At pag tumanggi siya sa pamana ng kanyang ina, ay maaari niya itong ikamatay. At yun na ang huli naming pagkikita ng kaibigan kong aswang.